Okay, so good afternoon, class. For this meeting, we will be discussing the important provisions of the 1987 Constitution. Ngayon, if you will see dito sa presentation na to, the Constitution is a summary of all the laws that we have because at the end of the day, the Constitution nga, as I previously mentioned, is the most important law in the land. And gaya ng nasabi rin natin last time, if hindi nag-conform sa 1987 Constitution ang isang batas, it is unconstitutional and therefore wala siyang effect. So, I think at this juncture, it is important to understand kung ano ba yung mga laman ng Constitution natin and how they relate to each other. Okay? So, ang ating Article 6 na tinatawag ay ang Legislative Department. If you notice, I did not start with Article 1. Of course, because this is just a brief introduction sa Constitution, but eventually, we will be discussing the Constitution as a whole. So, Article 6 is on Legislative Department. Actually, yung magkakasunod na Article 6, 7, and 8 are the branches of government. So, here, in Article 6, we focus on the Legislative Department. So, what is this Legislative Department? This Legislative Department is composed of yung House of Senate na tinatawag natin and House of Representatives. Ngayon, in short, in Filipino, ito yung Senado at ang Kamara de Representante o yung mga House of Representatives nga. So, we have 24 senators and 300 plus representatives. So, ang mga representatives natin can be divided into yung district representatives, yung mga binoboto natin by district, yung mga district legislators. And we also have yung party list representatives. So yung mga party list representatives, ito yung mga party list na tumatakbo para sa election. If you are registered voters already at nakaboto na kayo, you will see those party lists sa pinakalikod sa likod ng balota. And marami 'yon, ano. And you are only required to vote for one. Itong mga party list na to are supposedly yung mga representatives representatives ng mga sektor ng lipunan na wala masyadong representation sa Kongreso. Example is mga magsasaka, mga ganun, or representative ng mga kabataan. Yung existing na kabataan, yung party list ng kabataan is the kabataan party list. Or before, I don't know if active pa rin sila, pero ang Ladlad is also one of the party list na tumakbo in the past, and they are representing yung mga LGBTs. Okay? So, these party list representatives, sila yung nagre-represent sa mga marginalized, sa mga underrepresented, sa mga wala masyadong boses sa lipunan. So, suppose, dapat ganun yung purpose ng party list. Although, kung titingnan natin ngayon yung mga party list, kung sino-sino lang din naman tumatakbo. Ang main function ng mga to, yung mga senador, yung mga representatives natin, either from the district or party list, yung mga congressman na tinatawag nyo, yung mga binaboto natin ng mga congressman or congresswoman or mga party list representatives, ang main function talaga nila ay gumawa ng batas. So, magpapatupad sila ng mga, gagawa sila ng batas, which will later on be enforced by the executive department. So, yan. Tatandaan natin na ang pinaka-main function lagi ng mga representatives na to from the legislative department ay ang paggawa ng batas. Okay. Next is itong Article 7. Sabi ko sa inyo, magkakasunod lang yan. So, in Article 7 is the Executive Department. Dito naman, ang Executive Department na to ay binubuo ng President, Vice President, and Cabinet Members. So, the President is the, as we know, is the Chief Executive ng Pilipinas. Siya yung pinakamataas na
pinakamataas na official in the executive department. And second to that, second to the president is the vice president, although not really connected yung functions ng president and vice president. Actually, kung iisipin in the constitution, walang function ang vice president except humalili sa president when he dies, when he resigns, or when meron siyang sakit na disabled na siya to carry out his functions. So that's the only time that the vice president is supposed to function, ano. Pero in recent times, I think the vice president naman is doing enough, especially during this pandemic. So hindi lang siya spare tire gaya ng sinasabi ng iba. Kasi sa totoo lang, in the constitution, wala naman talaga siyang dapat gawin, ano. Wala naman siyang spare tire lang talaga siya, except if he is appointed as a cabinet member. In which case, sa case ng recent na president natin, she is not currently appointed as a cabinet member. So basically, wala talaga siyang function. Pero but that does not again prevent the vice president from doing something because of her office. And ngayon, gaya nga ng nabanggit ko kanina, the vice president, although wala talaga siyang function, is doing a lot for the pandemic response. Lalo na sa ngayon, nagbibigay sila ng PPEs, nagbibigay ng ayuda sa mga tao, medical assistance sa mga nangailangan, swab cabs, mga ganun. But anyway, that is not really part of the functions of the vice president. And lastly, one of the composition of executive department is yung kanyang cabinet members. Itong mga cabinet members na to ay usually the secretaries of the different departments and other offices attached to the president. For example, sa Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, lahat yan are represented by a cabinet member. So, merong mga sekretary na yan bilang mga galamay ng presidente. Kumbaga, mga anino yan ng presidente na they are supposed to be yung mga pinagkakatiwalaan ng presidente. Bakit kailangan ng cabinet members? May kinalaman yan sa main function ng executive department. The main function of the executive department is to enforce laws, ano? Enforcement of laws. So, ipapatupad yung mga batas. Now, the president alone cannot execute all the laws. Kaya kailangan niya ng cabinet members in various sectors like transportation, agriculture, and all other departments. Okay? So lahat 'yan merong cabinet members para mas mapabilis ang pagpapatupad ng batas. Now, the criticism actually here in our system sa ngayon is marami tayong magagandang batas na ginawa naman ng legislative department. Pero are these really enforced well? Napapatupad ba ang mga ito ng tama? Kung hindi napapatupad ng tama ang batas, that is the lookout of the president. That is the lookout of the cabinet members. Okay? But again, siguro dahil sa nagiging practice natin ngayon, nabublur yung distinction between the executive and the legislative department. Kasi parang ang nangyayari sa ngayon, yung mga congressman mo, yung mga senador mo, ang ginagawa nila, nagpapamudmud ng pera, nagpapamudmud ng kung ano-ano, right? They are nagpapagawa ng mga kung ano-anong projects. But that's not really part of their function. That's not really part of their main function. Ang main function talaga nila, dapat nandoon sila sa Kongreso, nandoon sila sa Senado, gumagawa ng batas. That's their main function. And the executive should be the one na gumagawa ng mga kung ano-anong projects, mga ganon, nagpapatupad ng kung ano-anong batas, because that's what the executive department is for.
So dapat hindi dapat malinaw sa atin 'yun ha. Kapag buboto tayo ng mga ano natin, ng mga legislators natin, yung mga nasa Senado, yung mga nasa Kongreso, dapat malinaw sa atin na marunong silang gumawa ng batas. Dapat marunong silang magsulat ng batas, nakakaintindi sila ng batas. Kasi in the first place, di yun yung function nila talaga. On the other hand, sa executive department, hindi mo expect na gagawa ng batas yan, pero mag-implement sila ng batas. Magpapatupad sila ng batas. So, yun dapat yung ginagawa ng executive department. And finally, we have the judicial department or yung judiciary na tinatawag natin. Ano ba itong, ano ba yung tinatawag natin na judicial department? Ang judicial department ay binubuo ng Supreme Court at yung mga lower courts pa nito. Like yung Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, Court of Appeals, RTC, yung mga nakikita natin na mga korte sa mga bayan-bayan natin, those are regional trial courts, municipal trial courts, municipal circuit trial courts, metropolitan trial courts, municipal trial courts in cities, mga ganyan. So, all of these are part of the judicial department. Now, ano ang pinaka-function ng judicial department na to? The main function of the judicial department is to interpret yung batas na ginagawa sa Pilipinas. Okay? Kunwari, nagkaroon ng issue regarding luwabag ka sa batas, ano? The purpose of the judicial department is for them to interpret the law at titignan kung naka-violate ka nga ba talaga ng batas. Or if there's ambiguity or yung mga malabong bahagi ng batas, the question there is, how do we interpret that? That's the job of the judicial department. Okay? So next we have yung Article 3, yung Bill of Rights. Kung papansin natin, yung Article 6, 7, at 8, nakatuon lahat yan sa government instrumentality. Nakatuon lahat yan sa gobyerno mismo. But, gusto kong mapapansin natin, yung gobyerno gumagawa ng batas, yung gobyerno yung nagpapatupad ng batas, at yung gobyerno yung nag-interpret ng batas. Masyadong malaki ang, malakas ang kapangyarihan ng gobyerno. So, ang remedy dyan is for the Constitution to give rights sa mga tao. So, binibigyan ng Constitution ang mga tao ng sets of rights o mga karapatan para hindi ito maabuso ng mga nasa gobyerno. Okay? Maraming karapatan na nasa mga ibang batas, nasa Constitution, pero i-discuss lang natin yung ilan sa mga ito. Okay? First is yung due process of law. Yung sa due process of law, sinasabi lang dyan na hindi ka pwedeng mawalan ng karapatan ng mabuhay, karapatan mo magmay-ari ng properties, karapatan mo na maging malaya, nang hindi ka dumadaan sa due process na tinatawag. Ano yung due process? Kailangan napakinggan ka, kailangan narinig ang panig mo, or at least nabigyan ka ng pagkakataon na pakinggan ang panig mo, at mabigyan ka ng abiso na meron kang paglabag sa batas, ganyan. Kailangan masabihan ka, kailangan mabigyan ka ng oportunidad na mapakinggan sa korte o sa kahit anumang ahensya ng pamahalaan. Kung wala yung due process of law, hindi valid yung pag-aresto sa iyo o yung pag-fine sa iyo, ganyan. Hindi valid yung mga yun kung walang due process of law. Well, bahagi rin ng due process of law yung tinatawag natin na substantive due process. Ibig sabihin, dapat yung batas na ginagamit laban sa iyo, dapat fair. Dapat pantay, dapat makatarungan, ano? Kasi kung di makatarungan yung batas, walang due process of law doon. Okay? Dapat tumadaan sa tamang proseso at the same time dapat makatarungan yung batas. That's the essence ng due process of law. Next is dito naman
bawal daw magkaroon ng ano ng unreasonable arrest, search and seizure. Ano ba yung arrest? Yung pag inaresto ka, kinuha ka ng mga pulis at ipiniit, yun yung arrest. Search yung hahalughugin yung bahay mo or yung mga gamit mo or yung bulsa mo, ganyan, those are searches. Seizures yung kapag may nakita silang sa tingin nila ay kontrabando at kukunin nila mula sa iyo. Now, according sa Constitution, hindi pwedeng gawin ng mga ito, yung arestuhin ka at halukugin yung mga gamit mo at kunin yung mga gamit mo nang walang warrant of arrest. Okay? As a rule, bilang panuntunan, hindi kanila pwedeng arestuhin, hindi kanila pwedeng i-search at i-seize yung mga gamit mo nang walang warrant of arrest. Pero of course, may mga exceptions dyan, of course. Kung nahuli ka na, if you're caught in the act na gumagawa ng isang krimen, mga ganyan, they can arrest you right there and then. Pwede ka nalang arestuhin doon mismo. Or kapag pumuga ka, lobas ka sa kulungan, or kapag ikaw, for example, meron ka nalang kontrabando tapos binilisan mo yung takbo mo, hindi kahit na pinapara ka nila, ayaw mong bumaba, that's reasonable, parang ano na yun, rason na yun para pagdudahan ka. Pero kung hindi mo naman ginawa yung mga yun, hindi ka pwedeng hulihin or hindi pwedeng halughugin yung mga gamit mo nang walang search warrant. Hindi pwedeng pumunta yung mga pulis sa bahay mo at kakatukin ka na lang doon at magse-search lang po kami. Wala naman po kaming ibang gagawin. Hindi pwede yun without a warrant. Bakit? Kasi baka fishing expedition or baka taniman ka ng anything doon sa loob ng bahay mo. Ba? Diba? So we don't want that to happen. Okay. Next is yung Miranda rights. Itong Miranda rights, usually ito yung binabanggit kapag inaaresto ang isang tao. Sabihin sa'yo na meron kang karapatang manahimik kasi lahat ng sabihin at gagawin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. So, kapag hinuli ka, pwede kang manahimik ka, pwede kang hindi magsalita, may karapatan ka na kumuha ng sarili mong lawyer, mga ganyan, at hindi mo pwedeng i-waive yung karapatan mo na mga yon nang hindi nasusulat. Yun yung mga laman ng Miranda rights. So, sa Miranda rights, nandoon nga yung mga karapatan na yon na nabanggit ko kanina. At bakit siya tinawag ng Miranda rights? Kasi nag-ugat ito sa kaso ng kasong Miranda versus Arizona sa US. So itong Miranda rights is not just in the Philippines but it is used in a lot of countries. Most especially the US kasi doon nang galing 'yun. Okay? So yung binabanggit sa pelikula na kapag inaaresto yung tao sinasabi na may karapatan kang manahimik, lahat ng gagawin at sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte, mga ganun. Yung sa mga action movies, yun yung Miranda rights na tinatawag. Nakasaad yun sa Constitution mismo. Next is yung freedom of speech, expression, and press. So may karapatan kang magsalita, may karapatan kang mag-express, may karapatan ng mga journalista, mga mamahayag na ipahayag ang kanilang gustong sabihin. Okay? May karapatan kang magsalita, may karapatan kang gawin ng kahit anong gusto mong gawin bilang pag-express ng iyong sarili, basta hindi ito libelous or hindi ito nakakasama sa iba. Pwede kang magsalita ng kahit ano except paninirang puri ng ibang tao. Mga ganyan. So, malawak yung freedom of expression na yan. Gusto nyong magkaroon ng oblation run o maghubad kayo ng grupo at magpahayag ng iyong nararamdaman, that's fine. Yung magsalita ka laban sa pamahalaan, although hindi mo naman sasabihin na magrevolusyon tayo laban sa gobyerno kasi bawal 'yun, 'di ba? Pero sabihin mo lang, you can criticize the government, pwede mong batikusin ang gobyerno kung sa tingin mo hindi nila ginagawa yung tama nilang trabaho, 'di ba? Pwede 'yun because that's covered by your freedom of speech. Pwede kang magreklamo laban sa isang tao
Pero ingatan mo lang na hindi ka na naninirang puri. Okay? Because that is not covered by your freedom of speech. So again, yung freedom of speech niya yan, pwede mong sabihin ng kahit anong gusto mong sabihin. Well, basta hindi ito nakasira sa iba. Basta hindi nito nasisira ng puri ng iba. Pero if we are talking about the government, medyo mas magaan ang batas doon. Kasi kahit ano, basically, pwede mong sabihin about sa gobyerno, except nga yung mag-alyansa laban sa gobyerno na papatasikin nyo talaga yung gobyerno. Okay? Next is yung rights of an accused. So, sa rights of an accused, kapag akusado ka ng isang krimen, meron kang set ng karapatan, kailangan meron kang trial, kailangan makita mo yung mga nag-aakusa sa'yo, mga ganun. Those are rights of an accused. Right, karapatan yun ng isang akusado. Next is right to form unions, associations, and societies. Pwede kayong bumuo ng grupo as long as yung purpose ng grupo nyo ay legal. As long as it is not harmful to the society. For example, pwede kayong bumuo ng grupo ng mga LGBT, grupo ng mga kababaihan, grupo ng mga pogi, grupo ng mga pangit. Doesn't matter. Pwede kayong gumawa ng mga yun, riders groups. Walang pumipigil sa inyo na gumawa ng bumuo ng riders groups, mga ganyan. Basta ang purpose ay legal. Basta, for example, bubuo kayo ng grupo pero ang gagawin nyo magsasama-sama kayo para pumatay ng tao. Hindi pwede yun. Pero if your purpose is legitimate naman, if it's legal, pwede kayong bumuo ng union. Like sa mga labor unions, labor organizations. Kunwari, lahat ng mga manggagawa, magbubuo ng union. Pwede yun. And finally, although hindi lang ito ha, marami yung mahaba yung Bill of Rights na yan, 22 sections yan. Pinili ko lang yung mga sa tingin ko irrelevant. And finally, we have yung freedom to contract. Itong freedom to contract, sinasabi dyan na meron kayong karapatan na pumasok sa kontrata with another person. At hindi dapat pwedeng pakialaman niya ng gobyerno except if it is against the law. Okay? So for example, kontrata about anything, service, ganyan, nautusan mo yung tao na gumawa ng isang bagay and then kontratahin mo siya, that's okay, ano? Pero kapag yung contract mo illegal, like kontrata na may kinalaman sa drugs, mga ganun, or kontrata na, for example, kontrata na palalabasin, kumbaga, kontrata na kukunin mo yung isang bata, tapos ipaparehistro mo sa'yo, pero hindi mo naman talaga siya totoong anak. Yung parang simulated yung birth, kumbaga pinalabas lang na, ipapalabas natin niya ako yung nanay niyang bata pero babayaran kita ng 100,000. Is that a contract na valid? No. Because that is against the law. That is simulation of contract, which is a crime. Okay? Next is Article 4 and 5, yung citizenship and suffrage. Now, ano bang basihan para masabing Pilipino ang isang tao? Okay? Sa lahat ng legal system sa ibang bansa, mayroon tayong tinatawag na jus soli at jus sanguinis. Sa jus soli, ibig sabihin nun, kapag ang isang bata ay pinanganak sa lupa ng nasabing bansa, siya ay citizen ng bansang iyon. Okay? Sa jus sanguinis naman, ang nationality ng isang bansa ay nakadepende sa mga magulang nito. Okay? Sa Pilipinas, ang sinusunod natin ay jus sanguinis. So, kahit saan ka pa pinanganak, basta ang isa sa mga magulang mo ay Pilipino, you are considered a Filipino. Okay? Now, what if what if pinanganak ka sa US? Sa US kasi ang sinusunod nila doon jus soli. Basta pinanganak ka sa US, citizen ka ng US. Okay. Pero ang nanay mo ay Pilipino. Okay? Pinanganak ka sa US, pero ang nanay mo Pilipino. Question, anong citizenship mo?
that is an example of dual citizenship. Yun yung mga Filipino-Americans. Okay? Pwedeng dalawa. Alright? So, yun yung citizenship. Obligations of citizens. Ano mga obligations yung citizens? Okay. As citizens, it is your obligation to defend your country. Okay, kailangan idepensa mo yung bansa mo. And kailangan you uphold the democracy in your country. Kailangan bumoto ka, mga ganyan. Kailangan maging productive kang citizen ng Pilipinas, mga ganyan. Bahagi rin ng pagiging citizen mo yung pagprotekta mo sa mga properties, pagprotekta mo sa gobyerno mo, pagprotekta mo sa pera ng bayan mula sa mga magnanakaw, mula sa mga pagsamantala na nasa pamahalaan. Okay? Obligation mo 'yun as bilang tao. Kasi bansa mo na 'yung nakataya diyan. Next is yung right to vote. May karapatan kang bumoto. Okay? Pero kapag hindi mo ginamit yung karapatan mo na yan, mawawala yan sa'yo. May mga instances na nawawala sa listahan ng ilang tao kasi dalawang beses na silang hindi bumoto sa national elections at sa barangay elections. Pwede kang matanggal sa listahan ng mga botante. So, be very careful there, ha? And usually, merong mga listahan ng disqualifications na mga hindi pwedeng bumoto. Usually, yung mga nakapuga na may mga nag-serve pa ng sentence, hindi usually buboto yung mga yan. Okay? Next. Meron tayong mga tinatawag na constitutional commissions. Itong mga constitutional commissions na to ay hindi bahagi ng legislative, executive, at judicial departments, kundi sila ay separate agencies na tumitingin sa trabaho ng gobyerno at kung lumalabag ba itong mga to sa mga batas sa mga batas ng Pilipinas at kung mapag-abuso ba yung mga ito sa mga tao. Okay? Ang mga constitutional commissions na to ay ang Commission on Elections. Ang Commission on Elections ay nakahiwalay sa gobyerno kasi kailangan niyang panatilihin na patas ang election. Kailangan niyang panatilihin na secure ang elections. Kailangan niyang panatilihin na gumagana ang demokrasya sa pamamagitan ng pag-i-elect ng mga leaders ng bansa. Okay? So, ang smooth na elections ang function ng COMELEC. Yan yung Commission on Elections na tinatawag natin. Next is Commission on Audit. Siguro ito, very common ito lately dahil sa mga scandals, ang family, mga ganyan, yung mga projects na di maipaliwanag, kung saan napunta yung pera, mga ganun. The Commission on Audit is, ang task ng Commission on Audit ay i-check yung mga expenses ng gobyerno, i-check yung mga revenues ng gobyerno, kung naggamit ba to sa tama, kung napupunta ba to sa dapat kapuntahan. Okay? Sa Commission on Audit, ang ginagawa nila ay tinitingnan nila una yung cash inflow, yung papasok na pera, yung kinolektang tax ng gobyerno, tama ba yung pagkolekta ng tax, tama ba yung pagkolekta ng mga fees sa gobyerno, ganyan. Makatarungan ba yung mga fees na kinokolekta ng gobyerno? And yung outflow din ng pera. Yung mga ginagastos ng mga pamahalaan ng mga government agencies, tama ba yung paggastos? Hindi ba maksaya yung pagkagastos sa pera na yon? Basically, sila yung tagabantay ng pera ng Pilipinas. Kung paano ito ginagamit at kung paano ito nakuha at kung napupunta ba ito sa tamang tao, tamang ahensya. Yun yung chinecheck ng Commission on Audit. Kaya mahalaga na separate sila mula doon sa tatlong branches ng gobyerno. And finally, itong Civil Service Commission. Ano ba itong Civil Service Commission? Itong Civil Service Commission ay ang nakatalaga na mag-check ng lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Okay, i-check ng Civil Service Commission kung qualified ba yung isang tao, kung dumaan ba sa tamang proseso ang pag-hire ng mga tao sa gobyerno, mga ganun. Sila nagbibigay ng mga rules and regulations sa mga manggagawa ng pamahalaan, mga ganyan, appointments, discipline ng mga empleyado ng pamahalaan. Yan yung Civil Service Commission.
Separate din dapat ito dahil kahit sinong opisyal ng pamahalaan, kahit sino empleyado ng pamahalaan ay maaaring kasuhan ng administratibo ng Civil Service Commission. Kaya dapat nakahiwalay din talaga siya. At bukod sa tatlong constitutional commissions na to, merong tinatawag na dalawang constitutional offices. Una ay yung Commission on Human Rights. Sa Commission on Human Rights, chine-check ng ahensya na to kung may paglabag ang pamahalaan sa human rights ng mga tao. Okay? Si CHR, si Commission on Human Rights, ang tumitingin sa mga pag-abuso ng mga pulis, ng mga opisyal ng pamahalaan sa mga ordinaryong tao. Okay? Tatandaan natin ha, sa Commission on Human Rights, hindi concern ng Commission on Human Rights kung ang isang regular na tao ay pumatay ng isa pang regular na tao. Ang magbabantay noon, pulis. Pero kapag ang mismong gobyerno na ang umatake sa tao, kapag mismong mga opisyal ng pamahalaan, mga empleyado ng pamahalaan, ang kumitil sa tao, that's where the Commission on Human Rights comes in. Doon lang pumapasok ang Commission on Human Rights. For example, yung sa war on drugs ni Pangulong Duterte, government ang naging government ang sinasabing may pakana ng tukhang yung pagpatay ng mga kung sino-sino lang ng mga sinasabing na pinagsususpetsang drug addict, ano? So, dahil gobyerno ang involved dito, Commission on Human Rights 'yan. Pero kung ano lang, kung simpleng patayan lang na magkapit bahay, na walang intervention ng gobyerno whatsoever, yun hindi yun papasukin ng human rights, ng Commission on Human Rights. That is function ng pulis yun. Okay? And finally, itong ombudsman. Itong ombudsman ay yung tanod bayan, siya yung nag-check ng mga criminal offenses ng mga government officials, lalo na yung mga matataas ang posisyon sa gobyerno. Okay? Next. So, sa Article 10 ng Constitution, nandito naman nakalagay ang local governments. Okay? Ang local governments ay yung mga probinsya, munisipyo, syudad, barangay. Okay? Yung mga bayan, yung mga local governments na yan, nakalagay din sa Constitution kung ano yung mga patakaran tungkol dito sa local governments. Okay? Una, ang konsepto kasi ng local government, isa yung mekanismo ng pag-decentralize ng power. Kasi sa ngayon, actually kung titignan mo, kung walang LGUs, nakasentro lang lahat sa national government ang kapangyarihan. Pero itong LGUs na to, itong local governments na to, ang dahilan kung bakit nadidistribute yung kapangyarihan. Hindi na lang yung national government ang gumagalaw, kundi pati na rin yung mga local government units. At nakikita natin yan dito sa pandemic. Ano? Kanya-kanyang patakaran, kanya-kanyang rules, kanya-kanyang decision, ano? Because of this, local governments. Okay. Ang local governments natin ay merong tinatawag na income revenue allotment. May hati ang mga local governments sa kinikita ng pamahalaan. Okay? Merong bagong desisyon ng Supreme Court kasi nga naman, 'di ba sabi natin kanina, ang Judicial Department siya yung nag-iinterpret ng batas. May bagong desisyon ng Supreme Court kung saan sinabi yung tinatawag natin na Mandanas ruling, kung saan sinasabi na ang hati ng mga yung income revenue allotments ng mga local governments ay hindi lang manggagaling dapat sa mga nakokolekta ng BIR na buwis, kundi pati yung mga ibang nakokolekta pa ng gobyerno, like sa Bureau of Customs. Yung mga yun, kailangan sa pagsamasamahin, doon kukuunin yung hati ng mga local governments. Yun lang naman yung development sa area na to ng batas, ano? Yung sa local governments. Now, meron pang mga ibang articles dito sa 1987 Constitution, pero hindi ko kasi siya sa tingin ko ito yung mga pinaka mas mahalagang articles sa Constitution natin. For example, meron yung Article 1,
na national territory. Sinasabi doon kung sa hanggang saan ang hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Mga ganun. Pero ito lang muna yung mga salient points na tinignan natin. Okay? Kung pag-uusapan natin ng constitution, pwede nating pag-usapan yan ng 4 na taon. Kahit yun lang. Pero for now, yun lang muna, basics lang muna tayo. Okay. Now, may mga tanong akong ipinost dito na dapat nating tignan. Ano? Una, bakit dapat tayo mag-elect ng, base sa mga napag-aralan nyo ngayon, bakit natin kailangan mag-elect ng magagaling na leaders? Mas okay na leaders? Bakit natin kailangan pag-isipang maigi yung mga binoboto natin? Bakit kailangan hindi tayo bumoto ng magnanakaw? Bakit kailangan hindi tayo bumoto ng mamamatay tao? Bakit? Pangalawa, why are your rights important? Bakit mahalaga yung karapatan mo? Although yan na yung tinanong natin sa assignment. Ano? And pangatlo, bakit mahalaga ang separation of powers? Sabi dyan sa kung mapapansin nyo yung Article 6, 7, and 8, yan yung tatlong branches ng gobyerno, sinasabi dyan na separate yung tatlong ahensya na yan. Ibig sabihin, merong separation of powers, merong si legislative department, dapat hindi niya pinapakaalaman yung functions ni executive, si executive hindi dapat pinapakaalaman ng functions ni judicial. Ano? Pero may mga instances lang na pwede, pero in general, magkakahiwala yung mga yan. Kung legislative, legislative lang, kung executive, executive lang, kung judicial, judicial lang. For example, hindi pwedeng pakialaman ng Pangulo ang kung ano ang ginagawang batas ng legislative department. Except kung magsasuggest lang siya, ganyan. And then later on, siya yung magpipirma ng batas. But other than that, ang role lang niya ay pumirma ng batas at mag-implement nito. For example, sa judicial department, mag-interpret lang siya, hindi siya mismo ang gagawa ng batas. Mga ganun. Bakit mahalaga na separate yung mga powers na yun? Bakit mahalaga na separate ang powers ng pamahalaan? So, I think these are the main points na kailangan nating pag-isipan.